Pero alam na ng lahat. Hey, baby, baby. Come here. Ngayon, kasi sinabi ko sa ano, sa... Ano? Mayabot na. Ah, dati. No, nag-ano, hindi ko pa napalagay. Saka sa magandang buhay. Alam niyo guys, sobrang nagulat talaga ako. Nalungkot ako. Ngayon ko lang nalaman talaga. I'm sorry, Ate Sheryn. Kasi hanggat minsan, ayaw kong nag-ano sa mga balita-balita. Pero ngayon ko lang talaga nalaman, nagkaroon siya ng ano, thyroid cancer. Yeah, but she's okay now. God is so good all the time. Ayun. Miracle lang talaga. Kinukwento nga niya na yung na-experience mo, di ba? Siyempre, you struggle, di ba? I struggle. Emotionally, mentally. Emotionally, depression, meron ka niya. Itong thyroid, ang thyroid ka niya kasi is a hormone-producing gland. So, basically, ngayon wala talaga akong hormones. Pero synthetic na lang, gamot na lang everything. So, 'di ba tapos knowing na ano tayo, diba, mga singers tayo. Tapos yung ang tinira agad sa iyo yung vocal cord, 'di ba? Alam mo yung feeling na it's risky sa surgery kasi pwedeng maano yung laryngeal nerve. So pwedeng mag-change yung voice. Meron pa rin yung voice pero mag-change. Oo. So possible na pwede pa mag-change. Pwede mapaus ako or may iba yung quality ng voice. Oo. Uh-huh. Yeah, hindi kwento mo yung nangyari sa ating Heidi. Hindi. I-show natin. Eka, in-interview ko lang muna siya. Kasi syempre tayo mga singers, dapat maging aware tayo sa mga ganun. Kasi, hanggang sabi ni Ate Sheryn, parang wala na siya kailan may cancer cell na doon sa loob ng katawan natin. And then parang nag-a-activate lang siya pag once na siguro na-trigger ng food or ng medicine or something. For example, if you're stressed or if you're experiencing mental stress, depression, sa physical mo, palagi kang nag-iisip, problema, gato ganyan. So, na-trigger. Kaya siya nagkaroon ng gano'n. Baka gusto niyo ko ng opinion ko, ha? Kuha na niyo ako ng opinion. Now, anong ginawa mo? Siyempre, you're a cancer survivor, ate. Ano yung mga naging, alam mo, how do you fight it? How do you win that battle? Actually, when the time that I knew I had this cancer, na carcinoma pala yung tumor ko, alam mo bang nag-surrender na lang ako, Lord, this is for you, kasi kung mawalan man ako ng boses, may iba yung boses ko at may mawalan na ako ng career or something, ikaw na po bahala, thy will be done. Ganun yun. So, God really performed the miracle na hindi man lang ako umiyak, hindi man lang ako nag-alanganin na mag-say yes strong. Talaga. Na, yes, surgery. Sabi ng doctor, are you okay? The risk is like this, blah, blah. And I said, no problem, I prayed to God already. And I think I'm ready to surrender everything. Grabe, no? God is good. Alam ko, I knew it talaga na from the very start. Diba, syempre, si Ate Sheryn, yung nag-start ako ng career ko as a singer. Sa Pinardium Academy siya, palagi yung kaduet ko talaga. So, you know, alam mo, opo, isa talaga siya sa mga nakakapag-inspire sa akin before. Oo, pero siya, lagi kaming magduduet. Tapos, alam niyo ba, every time na may, anbawa, Ate Sheryn, tatawagan ko yan siya, anong magandang contact lens sa TV? Yan, nagtatanong mga beauty, Ay, try mo Amethyst dye. Mga ganong kulay. So, tapos pag nag-makeup, titingnan ko lang siya ba pag nasa kami dressing room. Sobrang anlaki talaga ng influence si Ate Sheryn sa akin. Naging ate-ate ko talaga to sa showbiz world. So, kaya I'm sorry talaga. Although pero hindi kasi siya vocal. Although aware ako sa social media, pero yun lang, hi hello lang kami, comment lang siya sa post ko, ganun din ako, pero hindi kami ganito ngayon ka-intimate mag-usap. And then I'm so happy na nakita po kami ulit. And then syempre, 'di ba, as a singer, diba, no, parang kung ako singer tapos na natamaan yung vocal cord ko. Wow, Diyos ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi it buhay kong pagkanta. I think for a month na iba yung boses ko, para siyang parang gasgas. Oo, nung time na yun. Oo, yung after ko talaga natanggalan ng tumor kasi tinanggal lahat ng thyroid eh. Kasi cancer siya, so tanggalin lahat. Actually, yung parang yung boses ko parang gasgas, ganun. Nung time na yun. Ilang months yun na ganun ka? Parang 3 weeks to 4 mga to 4 months na iba talaga yung boses na hindi ko pwedeng kumanta. Pero alam mo, kinanta ko siya after 1 month. Nag-concert ako sa Australia. Yung I remember nung nag-show kami ni Jonah Lynn Viray. Kumanta kami yung Bridge Over Troubled Water.
like a bridge. Oh, kaka-opera ko lang noon, tsaka binash pa nila ako na napagawa ko. Sabi ko, oh my gosh, nalababa ba yun? Ang sakit nga ng lalamunan ko that time. And of course, performing with Jonah Viray. Nakaka-stress yun. Makikipagbakbakan ka talaga vocally. So, tapos ka-ano mo pa lang noon. Ano ko lang din, hindi ko na nahindihan yung kontrata ko sa Australia na tour. Kumanta ako, pero may doctor ako kasama or nurse. Tapos si Bate, syempre malay mo, may nakikinig sa atin, may nanonood, yung mga cancer survivor, kaya nakaka-experience sa mga ganitong problem, di ba? Share mo naman, te, kung ano yung secret mo to win that battle? Ang secret ko is, I really pray all the time. You pray. So, huwag kang matakot pag nilaan mo lahat, na isurrender mo lang lahat sa Diyos. Great faith. Yeah, you have great faith, and you know what? You pray all the time, and of course, you really have to take care of yourself after the surgery. Don't eat the food na, like ako now, I'm pescatarian, I don't eat meat. I just eat seafoods and ano lang, gulay. That's what I do. And exercise talaga, sa kailangan yun. And then, at basta huwag ka ma-stress. Huwag ako, dati sobrang gusto ko, mag-please sa everyone. Ngayon, huwag na ma-stress, ayoko na yun. Noon ka na lang, no? Talagang ano lang. Cool lang, kung ano mangyayari. You were in USA before. Teka lang. One more. Thank you. Okay, so you were in United States when you were experiencing that. So, who was with you? Uy, actually, hindi ha. Wala yung family ko dito. Nasa Cebu ako. Ah, okay. Nasa Cebu ako kasi nag-attend lang ako ng birthday or kasal. And after that, sabi ko, parang I fainted lang kasi. So, nahinmatay ako. And then, na-check na may cancer pala ako. Kasi, I just fainted. Parang pagod na lang yung katawan ko. Parang walang any symptoms or ano, wala kang na-feel na... Mabilis lang ako mapagod. Tsaka payat. Ay, guys, makato kayo ah. Saan kayo natatakot? Sa cancer or sa cancer? Kasi ang cancer, may stage 1 hanggang stage 4. Diba? Hanggang stage 5 actually, no? Stage 5. Stage 2 lang ako eh. Oh. Pero, mas natakot ako sa cancel. Anong cancel? Cancellation ng show. Hindi ka makaabot sa stage 1. Hindi ka makapag-show. Okay. Taba, guys. Diba, guys? Ang cancer po, may stage 1, stage 1 hanggang stage 5. Minsan may miracle ka pa dyan. Pero pag-cancel ang show mo, putya, guys, hindi ka makaapak sa stage. Cancel. Bad trip. Diba? Okay. Pero buti na lang. Alam mo, ano din yun eh. Parang blessing in disguise din na dito mo na-feel yung alam mo yun na-feel na may cancer ka pala. Kasi if you were, kung nasa stage ka siguro, diba? Walang, you are alone that time, diba? Actually, pinapili ako eh. Kasi syempre, nandun yung insurance ko sa America. Oo. Sabi sa States or sa Cebu. Sabi ko, better stay here sa Cebu na lang. And then my parents did not know na nag-surgery ako. Na cancer pala yun. Sinabi ko lang, surgery na lang konti kasi may tubo lang na bukol nila. But they did not know na cancer pala yun. And then, after ilang, di ba, nagkaroon ka ng surgery, ilang months yung rest mo tapos bumalik ka ulit sa pagiging ano? Well, the doctor told me, March yun eh. The doctor told me na makakanta lang ako ulit 6 months after. 6 months? Oh, pero kinanta ko na ng bongga no after kasi... Buti, hindi ka na ano, no? Nagkasgas yung lalamunan mo or what? Nagkasgas talaga. Hindi lang. Parang, for me kasi, ginawa ko siya parang muscles kasi yan. You need to stretch it. You need to exercise. Yeah. Or else, maano siya eh. Yun yung vocal therapy ko that time. Kaya nga iniisip. Pero tignan niyo naman guys, napanood niyo si Ate Sheryn nung ano. Nagano ka ba nag ano ba 'yun yung inano ko sa Showtime, yung celebrity ano? Hide and sing. Oo, hide and sing. Nag-hide and sing ka, 'di ba? Grabe. Napanood mo 'yun. Oh, trending 'yun. Kinanta niya yung Out of the Rain tapos sa ano din, sa Lunch Out Loud, 'di ba? Meron ako February 1 manood sila. Oy, okay, ayun, magano ka na promote. Ang galing ni Ate Sheryn, nakakatuwa no, nakaka inspire. May show ako every Saturday la. Saan? Kanina mag Calderoque the Singing and Cooking Showdown. Saan yun? So, ABS-CBN Foundation na kapag Yeah. I saw it. Uh-huh. Congratulations. Ito mo yun sa Instagram, diba? Mm-hmm. Ayan, sabi ng mga
ang strong daw. Hello po, Ma'am Sheryn. Actually, alam mo, karami yan dito mga Bisaya. Ah, talaga? Oo, si Ate Sheryn po, para po kami Bisaya. Yes, Bisaya pa. Mga Bisaya dyan, mayong gabi eh. And then, yun lang nakakatuwa, no? Nakaka-inspire. So, sana... Habang ako nagmumukbang ng ano? Nagmumukbang. Mukbang ako. Sana, yun, lagi tayong mag-pray, lalo na yung mga singers, no? Oo. Grabe. Alam mo, wala akong narinig na may ganung case na nagkaroon ng, yung parang problem sa lalamunan, sa vocal cord, nagkaroon ng cancer. O, ako pa ata sa ano, sa... Parang ikaw pa lang. So, yun, sana... God is so good all the time lang. Ang galing mo talaga, te. And I congratulate you for that. Thank you. I am so proud of you na na-overcome mo yun. Sobrang love ko talaga to si Ate Sheryn.